What's up mga kapit malo? So gaya nakita nyo sa title, pag-aaralan natin ng Super World at Mill World. Tara, samahan nyo kami. So ayan mga kapit malo, no? Nandito na tayo sa kapatid ko. Ngayon ter, aso ka ter. Aro yung mga... Hello ate! Ayun nga, nandito na tayo sa ate Nicole, no? Ito yung mga alaga ni Kuya Bulig, kung napanood nyo yung unang video. Si, ito si Kuya Bulig. Kuya Bulig, ay ka Kuya Bulig. Ito yung mga alaga niya, meron siyang mga hamster. Yan. Meron, anong tawag kasi sa white na daga, lig? Dagang costa. Ayan, meron din siyang dagang costa, yung white na daga. Tapos, eto, may mga pagong din siya. Yan. Yan yung mga alaga ni Kuya Bulig. Meron pa siya ditong mga, eto yung hamster na bago niyang, bagong panganak na hamster. Ilan yung anak nito, Kuya Bulig? Six. No, nanganak ng anim. Yan. A pet lover yan, sila Kuya Bulig. Router, ano masasabi mo sa mga pet dito, Router? Ayos. Ayos. Ayan, so, ito yung nanay ni Kuya Bulig, si Ate Nicole. So, may papakita siya sa atin, no? Ano yung mga yan, ate? Good morning, mga kapet malo. Ngayon, papakita ko kung paano yung ginawa ang pag-breed sa mga superworm at mealworms. Superworm at mealworm. O, oh, yan. Napakaraming benefits ng mga superworm at mealworms kasi bukod sa napakataas ng protina na kailangan ng ating mga pets. Okay. Pwede silang ipakain sa hamster, sa pagong, sa manok na panabong, marami pa sa mga isda, mga pet natin isda. Oh. So, ito yung ginawa ko. Yan, mga kapet mal, napakarami. Ano, container, binutasan ko lang, tapos nilagyan ko ng mga screen mesh. Dinikitan ko lang ng ano, stick glue. Ito yung mga ano. Ito yung mga na-breed ko, unang breed ko sa mga superworm. Nakikita ba? Superworm? Ayan, no, nakikita. Ayan, sila maliliit pa lang sila. Hmm. Yung nakikita ba? Oo. Oh. Yun. Mga ganun sila, maliliit. Yun, ayun mga kapet malo. Ah. Marami sila kasundi ata man. Oo. Oh. Okay lang. Tapos bumili kasi muna ako ng ano, 100 pesos. 100 pieces yun, 6 piso dun sa pagbilhan namin. Tapos naisipan namin ng anak ko na mag-breed para at least hindi na nabibili. Mabilis lang silang paramihan. Ito yung mga ano. Pag ano, bumili ka ng size na large to jumbo, pwede na silang maging pupa nun. Ihiwalay mo lang sila sa ano, ito. Sa ganito. So, napaka-interesting nito mga kapet malo, no? So, sundan lang natin yung sinasabi ni Ate Nicole. Iwalay mo lang sila ng tigitigis na dito sa parang cup ng ice cream. Matagal mo na naman gagamitin to. Tapos, mga 2 weeks, magiging pupa na. Pupa? Oo. May sample ba tayo ng pupa? Wala? Wala eh. Ah, wala. Sa mealworms, meron tayong pupa. Okay. Na, ano, tapos, magiging na silang beetle. Beetle. Paano ang itsura ng beetle, ate? Beetle. So, ito. May beetle daw siya dito, mga kapet malo. Eto na sila. Dami na. Ayun. Kita nyo mga kapet malo, napakaganda o. Oh. Yan yung galing sa superworm na magiging ganyan siya. Pag large to jumbo, iwalay mo na sila dito. Mga 2 weeks magiging pupa, tapos magiging beetle. Matagal nga, 1 month siguro bago ka makapagano ng colony. Ang substrate nito is ano, chick booster at saka oatmeal. Tapos yung kumbaga yung water source nila is carrots, sayote, patatas, ganun. Ito yung mga ano. Bali ito, pabayaan mo lang na maubos kasi nandiyan yung mga itlog nila. Magdagdag ka lang. Oo. Ang ginawa ko, binutasan ko siya dito para yung itlog niya. Nag-uukay kasi mga beetle natin eh, mahuhulog na doon. Mahuhulog na so, yung dito, mga egg. Pangalawang harvest ko na to, ano, may mga itlog na yan. Ito yung una, iniwalay ko na ganyan lang. So, ano masasabi mo, Router? Namangha ka ba, Router? Magaling. Tapos, papakita ko naman yung mga mealworms natin. Mealworms naman tayo. So, actually, mga mealworms, madali lang silang alagaan. Hindi katulad ng superworm. Sila, oh. Ito sila. Ano sila kayo?
few pa na sila. Kahit hindi na hinihiwalay. Oh, so nagiging few pa na siya. Oh, mabilis yun, sila no? Maging few pa. Kahit di mo sila iiwalay-iwalay dito. Mm-mm. Kahit hindi sila separate hindi pala. Hindi sila matrabaho. Ayan pa yung mga beetles yan. Magiging few pa na yung mga yan. Saan din pwedeng ipakain yan? Parehas din. Parehas din pwede sa mga isda. Oo. Mga goldfish, mga gano'n. Arwana. Arwana, oo. Hamster, oo. Yan. Marami siya. Manok na panabong. Source of protein. Source of protein. Tapos, eto na sila. Eto na yung mga ano ko. Beetle ko na ano. Mealworms. Oo, ganda. Ayan, ang daming few pa, oh. Galing na, mga kapit malo, no? Magiging so, ng anytime beetle na yan. Mangingitlog na sila. Hindi mo sila kailangan hiwalay. Tsaka hindi sila matrabaho ng alagaan. Mabait no? Sila kumpara sa superworm. Ang superworm, kinakain kasi nila yung mga beetle. Mm-hmm. Kaya kailangan ihiwalay. So sa mga kapet malo pala natin na napakaraming mga alaga, gaya ng mga nabanggit ni Ate Nicole, kung kayo may mga panabong na manok, may mga arwana kayo sa bahay. So, pwede nyong gawin yung ginagawa ni Ate Nicole. Kesa bibili ka pa. Oo nga naman, di ba? Mabilis siyang paramihin. Maghintay ka lang, mga 2 months. Yan, malalaki na yung mga ano. So, last, ano itong nandito natin? Ano lang to? Extra ano ko lang yan. Ah, extra oo. Lang to. Para extra sa lang para, ano, dumarami na kasi, no? So, yun. At saka, ano ah, dapat may hangin sila ah. May hangin, oo. Pwede kasi mag-molt. Hindi sila makaingat. Ayan, pamilyang mga pet lover yan, mga kapet malo, no? Okay. Gusto nyo ba makilala yung tatay? Yung tatay nila? Eto, si Pinoy Handyman. So, kilala nyo ba yan, mga kapet malo? Subscribe nyo ako sa channel ko, Pinoy Handyman. Mga kapet malo yan. Meron ka ng ilang subscriber? Meron na tayong mga road to 53K. Oh. 53,000 subscribers. Yan, yan ang kapatid kong vlogger. Mga bahay, baka naman. Check nyo pa yung mga videos ko. Yan, salamat. Yan ang kayo mga makapanood na bago nito ha. Pag-support yung channel ni Kapit Malo natin diyan. Okay, thank you. Yan yung kapatid kong vlogger. Salamat sa inyo. Mga tol, ate, paalam. Bye-bye. Ayun na nga, nakauwi na tayo mga Kapit Malo, no. Binigyan tayo pala ni Kuya Bulig ng mga guppy fish. Ayan. So, ang gaganda nila mga kapet malo. Ayon sa kanya, yung makukulay na buntot, yan ang male. At yung mga walang kulay, yun naman ang female. So, salamat kay Kuya Bulig. At sa natutunan natin sa kanila about dun sa mealworms at superworms. Sobrang nag-enjoy ako dun mga kapet malo. At gagawa din tayo nun sa ating pet place. Gaya nga ng mga benefits na nasabi nila, no? Napaka-importante sa atin ng mga alagang yon. Source of protein siya para sa ating mga hamster, fish, chicken. So marami siyang pwedeng paggamitan kapag ipakinabang siya. So magpaparami din tayo nun sa ating pet place. Hanggang dito na lang mga kapet malo, salamat sa panonood.